kayo. This is another vlog. Dito kami sa Taj Mahal. Ano ba Taj Mahal ni? Indian restaurant. Indian restaurant. Yeah. First time ko kasi dito eh. Ako yung chicken, butter chicken. Yung laging rice. Yung gusto ko yung may gulay sa rice. Minsan gulay yellow, minsan orange rice pa yun. Biryani? Okay, butter chicken. Oh, ililibre ko po siya ng butter chicken. Okay, natin yung Taj Mahal nila. Ano ibig sabihin? Ewan. It's a castle. Mm. Hold on. Good to go? Thank you. Thank you. Okay, ito yung binili namin sa Taj Mahal. Le, bakit ba tayo bumili dun sa Taj Mahal? Gusto mo nang... Dahil mahal mo siya. Mahal ko siya eh. Di ba gusto mo experience yung ano? Oo nga. Ako maka oo nga. Punta dun at tingnan yung menu. Oh, ito, ito rice. Biryani rice. Masarap yan. Sure ka? Yes. Oh, sabi niya masarap daw itong biryani rice. Malaman natin. Tsaka, sabi mo paano ko kakainin to? Ano yan? Butter chicken. Butter chicken. Ginaganyan daw yan, sinasawsaw yung tinapay dyan sa ano. Oh, sa butter chicken daw, yeah. Sasawsaw ko daw to. Yung pinipira-pirasong gano'n, nakikita pwede ba i-move ko na to? Move ko na itong ating biryani rice. Sa mga friendship ko. Titikin mo ka ng biryani. Masarap yan. Let's ano, kakainin mo natin itong biryani rice? It's up to you, no? Tapos? Actually, hindi ko na rin ba. Pero nakikita ko kasi sila, ano, ginaganan nga, sinasawsaw itong... Nasa ito, lalagyan ng butter. Ng butter. Sarap nga yan, may parsley daw. O, anong tawag mo dito sa tinapay na to? Nan? Patawag nila, nan. O, nan daw ang tawag dito sa tinapag natin. Kasi ako, kain lang ako ng kain ng mga ganito, pero hindi ko alam ang mga tawag. Pero kasi pagkasama ko si Lorna, nalalaman ko yung pangalaman. Ganito yung sarap. Ito na. Pipirasuhin mo. Yan. Yeah. Dasasaw mo dito sa butter chicken. O, ito. Na? Sarap. Na? Itong butter chicken ng Taj Mahal talaga palang masarap. Mm-mm. Malasa. Expert sila sa paggawa nito. Tikman nyo po. Masarap. Mm-mm. Hindi na kami pupunta ng India kasi dito palang may mga... Kulang kayo sa Confederation. Yeah. Taj Mahal Confederation, taas ka to. Hindi, masarap nga din tikman. Pero masarap talaga ano, chicken... Butter chicken. Dapat pala kumuha tayo ng ano, yung... 3 something lang naman eh. Hmm. Yung tinapay talaga ni Olan na may masarap siya eh, may parsley tapos ano. Parsley ba 'yon? Parsley ba 'yon? Naman kami agad kaya ganoon. Oo. Sarap ng butter chicken. Mm, ang topic niyo? Mm. Indian food. Indian foods. Mm-hmm. Plus side na paano kayo nakarating sa Canada? Paano ako nakarating sa Canada? Nag-apply. Ito may ano yung sinasabi mo, may parsley ba yun? Ano ba? Ano yung term sa babae? Side yata ito nito eh. Marami nga palang nagtatanong, no? Yung ano, gusto nila makarating ng Canada. Tatlo kami magkakapatid dito, pero iba-iba yung aming way ng pag-apply. Ako, ang apply ko, yung permanent resident agad pagdating ko dito. Ikaw, paano ka anong apply mo, no? Iba eh, no? Work permit ako. Oh, work visa siya. Work visa. Pwede kasi yun eh. Work visa ka, pwedeng permanent visa. Pero si Ed, yung isa naming kapatid, ano naman yun? Spousal visa. Pero, pag spouse visa ang in-apply mo, ano ka na rin nun? Permanent resident ka na rin. Kaming balak mag-Canada talaga. Pero yung... kapatid ko, nag-message, sabi sa akin, "Hoy, i-sponsor na namin kayo." Sabi ko, "Bakit? Eh, di ba sa dami na ang kapatid natin, bakit kami ang i-sponsor mo? Kasi kayo, maliit family, isa lang anak mo. Tapos qualified kayong mag-asawa kasi pareho kayong nag-work, pareho kayong, yun niya, may college diploma. Ang apply namin yung SINP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program under family nomination. Pagdating namin dito, kami ay permanent resident. Kaya lang, ang waiting time, umaabot din ng 3 taon. Sa'yo, mas madali, no? Parang 6 to 7 months. Mas madali apply nitong kasi kapatid ko. Kasi cross-country na daw eh. Pag out of ano ka na, yung wala ka na sa Philippines. Mm-hmm.
Mas madaling mag-process sa atin. Oh, nag-cross country siya from Dubai na siya to Canada. Ako, kaya nakarating ng Canada kasi from Dubai, merong employer na nagbigay sa akin ng job offer dito. Ang tawag nga nila dito si work permit. Yeah, work permit. Work totoo permit. Yun, work permit. Ayun. Salamat po sa yeah. Nagbigay sa akin ng work permit. Yeah. Ako, pero wala kang ginastos, no? Yeah, sagot ng employer. Hindi mo maganda. Ito, hindi ko type. Ano kaya yan? Side yan ito. So, side yan yung rice. Mabariyan. May hilig talaga sa mga may kulay na rice eh. Fried rice, eh, bibimbap rice ba ang tawag dun sa Philippines? Trabaho kasi ako dati sa ano eh. Sa Jolly Pox eh. Hindi ko na matandaan yung rice na binibenta namin doon. Basta ang sarap ng fried rice na yun. Ngayon, paano mag-apply? Hindi. Turo mo paano mag-apply. Mahirap eh. Hard. Nakalimutan ko na. Sa totoo lang, mahirap nga naman talaga ang step by step. Step by step ng pag-apply. Kasi una, hindi mo na matanda kasi matagal na. Pero ang natatandaan ko lang sa pag-apply ko, yung ano. Excuse me. Unang-una mong ipe-prepare yung show money. Kasi yung aming apply, kailangan may show money kami. Yung settlement funds. Kailangan yun, naka 6 months na sa banko na dapat may mga transaction yung withdrawal, deposit, withdrawal, deposit. Kapag naka, meron ka ng 6 months noon, fill up ka ng application for permanent resident. Mga kailangan, siyempre, passport. Kailangan yung mahaba ang validity ng passport ninyo. Tapos, kailangan din ang IELTS. Importante din yun. Pero dati wala namang nire-require na IELTS nung panahon na nag-apply ako. Tapos, nung malapit na akong makapunta ng Canada, biglang nag- email ang immigration, kailangan doon ng IELTS. Na yun, nag-IELTS ako. Nakapasa ka ba? Nakapasa naman ako, nakakatuwa naman. Nakapasa ako, pwede na din, nakarating ka pa pa ng awa. Tapos siyempre yung diploma mo, transcript of record, employment certificate, yung mga birth certificate mo siyempre, marriage contract, yan mo naman ang importante. Married ka ba? Oh, kay. Kala ko single ka. Single na rin ako ngayon. Well, umalis ako kanina, single ako. Kaya ako rin. Balik mo, married. Pagpasok ko ng bahay, married na naman. Pag nasa Middle East ka kasi, yung passport mo, lagi yung hawak ng employer. Hindi yan ibinibigay. Unless tapos yung contract mo sa kanila. So pag kakaiba ha. Yeah, basta ako hindi ako nag-abroad din, yeah, hindi ko alam. Eh. Pag nag-apply ka dito at working permit yung or working visa yung apply mo, sahingin nila yung copy, hard copy ng passport mo from pages to pages yon hanggang parang first to last, parang hindi ko na kasi matandaan tagal na. So make it sure na kapag kayo nasa Middle East, may plano kayong mag-apply papunta sa ibang bansa, make it sure na meron kayong hard copy ng all pages ng inyong passport. So, bakit? Para wala kayong trouble sa employer nyo. Kasi malalaman niya eh na nag-a-apply ka sa ibang bansa, magagalit siya. Ikikip lalo yung passport mo, i-hold nila yun. Kumbaga, hindi ibibigay sa'yo, hindi papahiram. Kasi ang mentality nila, lalayasan mo sila. Tapos, ano ba ang sumunod na? Kape. Ano pa ba mga ano mo talaga sa tagal na kasi na parang ano kasi nabit mo lang? Pumunta pa. Walang medical ka pa nun? Walang medical. Kasi sa Dubai, every, ano ba ba, nagtrabaho ka. Pag another job mo uli, may medicaling ka uli. Nagtapos na yung contract mo. Oh, yun yung papunta ng from Dubai to Canada, hindi mo na kailangan magpa-medical. No medical yun. Pero tayo, ako, kaming mag-anak, from Philippines to Canada, nagpa-medical kami lahat. Yeah. Yeah. Nagagalit yung mga kasama ko dito, inuuna ko parang yung katakawan. See you on my next vlog na lang po. Salamat. Tapos na ah. Pwede oh. See you on my next vlog. Bye-bye.